classmate, yahoo! Ang topic natin right now is how to be happy. Yahoo! Yeah! Paano ka magiging masaya? Now, una, explain ko lang po muna sa inyo kasi ang akala natin, ang pagiging masaya is by default. Na parang minsan isang araw masaya ka, minsan malungkot ka. Akala natin ganun ang buhay, but actually it's not. Hindi po ang pagiging masaya parang weather. Na, di ba, ang weather, minsan umuulan, minsan mainit, di ba? But actually, kung ibibase mo natin, punta muna tayo sa weather. Yung weather, kung mapapansin mo, yung ulan, hindi naman nabuong ulan ng biglaan eh. Di ba? Ano ba yung procedure or steps para magkaroon ng ulan? Una, magkakaroon ng evaporation. Yung tubig na nandito sa earth, mag-evaporate sa air at mag-iipon sila at magiging clouds. Then after magiging clouds, saka siya magiging ulan. In short, yung ulan, hindi din siya biglaan. Nagkakataon lang syempre, hindi naman natin pinapansin siya kung anong ginagawa niya sa buhay niya. Kaya nakikita lang natin, tuwing umuulan na lang. Now, ganun din ang pagiging masaya. Para mas maintindihan po natin, ang katawan natin, classmate, para po siyang isang buong kumpanya. Pag sinabing kumpanya, may kanya-kanyang department. Diba ang isang kumpanya, may tinatawag na accounting department, marketing department, HR department. Diba? Maraming iba't ibang department ng isang kumpanya. Ang katawan natin, ganun din. Mapapansin mo ang katawan natin, may tinatawag tayong digestive system. May tinatawag tayong chewing food, di ba? Yung pag-chew sa bibig natin. May thinking department tayo. Maraming ibang-ibang klase din. Now, para maintindihan po natin, ang happiness, kaya po natin siyang i-trigger point. Pwede natin siyang matrigger, meron tayong control. Okay, para mas maintindihan nyo, meron 4 chemicals na nagpapasaya sa katawan ng tao. Okay, iisa-isayin ko to, classmate. Okay, number 1, oxytocin, endorphins, dopamine, serotonin. Okay? Now, itong 4 na to, ito yung isa sa contributor kung nagiging masaya ka or hindi. Now, syempre, uunahin ko munang explain is endorphins. Ang endorphins po, siya po yung nagmamas ng pain. Okay, anong ibig sabihin nagmamas ng pain? Pinakadulo, pain reliever. Alam niyo ba, classmate, na ang buhay mayaman, actually, it's stressful. Sa totoo lang, ang buhay ng mahihirap at kumpara sa mayaman, mas maraming inaasikaso ang mayayaman. Hindi po, mali po yung principles natin na gusto natin yumaman kasi gusto natin wala na tayong gagawin, wala na tayong problema. It's a totally wrong mindset. Okay, bakit? No, kasi pag once na, ano tawag niyan, once na mayaman ka, mas marami kang inaasikaso, mas marami kang iniisip. Kaya, kailangan mo ng endorphins kasi ito yung magiging pain reliever mo. Ito yung mga kahit, parang ganito. Explain ko sa inyo, bakit ang nag-gym? Tuwan-tuwa na sumasakit ang katawan nila. Di ba, pag sumasakit ang katawan nila, alam nila na ang nangyayari, ang tawag niyan, alam nila na ang nangyayari, okay, effective to. Maganda tong ginagawa ko kasi, sabi nga nila sa gym, no pain, no gain. Now, para mas maintindihan po natin, classmate, ang endorphins, para mas matrigger mo, para mas dumami. Dumami ang endorphins sa katawan mo na nagmamas ng pain na kahit marami kang pinagdadaanan sa buhay, masaya ka pa rin na hinaharap. Okay, ano yung mga pwede mong gawin? Exercise. Yes, nakakatulong siya para mag-produce ng maraming endorphins sa katawan mo. Kumain ka ng chili food, mga spicy foods. Actually, yun ang isang naintindihan ko. Sabi ko, ang talino ng pagkakagawa sa atin dito sa Earth. Why? Ano yung pinaka, isa sa pinakasikat na mga puno dito sa Bicol? It's pili. Okay, ngayon, ano ang meron sa pili? Alam niyo po ba, classmate, na ang pili, kailangan siyang nayuyugyug. Once nayuyugyug siyang nang nayuyugyug, mas dumadami bunga niya. Now, ano ang meron sa Bicol? Isa po tayo sa tourist destination ng bagyo. O, di ba? Pag sinabing tourist destination, pag may bagyo sa Pilipinas, dumadaan lagi sa Bicol. And the good thing about it, habang dumadaan, since marami tayong punong pili dito, nayuyugyug sila dahil sa hangin, dahil sa ulan, mas dumadami ang bunga nila. In short, naka-design talaga ang pili para sa isang lugar na maraming madalas ang ulan or madalas ang bagyo. Isa pa sikat sa atin dito, spicy food. Now, pag dinudugtong-dugtong ko, sabi ko, no wonder bakit ang Filipino or especially Bicolano ang bilis mag-move on. Kasi di ba sanay na sanay tayo na lagi may bagyo. And ako mismo, for personal experience ko dito, pag may bagyo kami, masaya pa kami. Pag may darating na bagyo, ang tanong, saan tayo iinom? Anong pulutan natin? During nagbabagyo, nagiinuman pa. After ng bagyo, maghahanap ng mga pulutan na natumbang mga prutas, di ba? Namatay ng mga manok, di ba? Tapos gagawin pulutan. Now, ang point ko, malaki yung factor na mahihilig ang Bicolano sa spicy food na because of that, mas lalong nagtitrigger na dumadami ang production ng endorphin sa katawan kaya nakakatulong sa mga Bicolano na mas mag-move on ng mabilis at the same time, kahit anuman ang pinagdadaanan nasa kuna, kahit gaano man karaming bagyo, kahit gaano man kadalas ang bagyo, okay lang, nakangiti pa rin yan, nakaharapin nila lahat ng mga nangyayari kasi nga, marami silang supply ng endorphins.
ito yung pangalawa, classmate, is dopamine. Ang dopamine naman, ito yung pag nagkakaroon ka ng goal, kahit hindi mo pa na-reach yung goal mo, you feel good na. May chemical nang tumatama sa katawan mo na nagiging masaya ka the moment nagkakaroon ka pa ng goal. Kaya nga importante, classmate, the moment you want to get something, dapat nililista mo. Nililista mo kahit anong gusto mo. Example, bigyan ko ng isang pinaka-simpleng goal na magpapasaya sa'yo. Goal mo magluto ng tinola. Ngayon, habang iniisip mo pa lang na may goal ka magluto ng tinola, dun pa lang, nagkakaroon ng happy hormone sa katawan mo. Kasi na-excite ka eh. Grabe, magluluto ako ng tinola. Ang sarap nito pagkakainin na. Take note, wala pa yung tinola, na-excite ka na. Pangalawa, habang nililista mo na, anong mga bibiling kong ingredients sa tinola? Manok. Papaya. Hindi ko na alam, di ba marunong magluto eh. Yung siling dahon. Di ba parang gano'n? Now, habang nililista mo pa lang yun, masaya ka na naman ulit. Habang papunta ka sa palengke or papunta ka sa mall, masaya ka na naman. Take note ha, ang dami mo nang naging happiness, wala ka pang, hindi pa naman tapos yung tinola mo. Habang papunta ka sa mall, masaya sa pakiramdam, at habang nandun ka na sa mall, hinahanap mo yung mga ingredients na kailangan mo, habang nahihit mo at nakukuha mo yung mga ingredients na gusto mo, you feel good. Nakita mo na yung manok, nakita mo na yung papaya, ang sarap sa pakiramdam. Actually, ang dopamine, kailangan siya maging balance. Kasi it's highly addictive. Yun ang purpose actually ng tunog ng notification sa cellphone natin. Yun ang purpose bakit may like button, bakit may comment button. Kasi the moment na nalalike ka, nagko-comment yung mga kaibigan mo, tinatamaan ka ng dopamine. Kaya kung mapapansin mo, non-stop tayong kasisilip ng kasisilip ng kasisilip sa phone. Kasi even itong mga malalaking kumpanyang to, pinag-aralan nila mismo ang tao. Inalam nila anong trigger point, bakit ganito, bakit ganyan. At alam mo ba, even positioning ng mga pagkain, positioning ng mga drinks sa mga grocery, pinag-aralan nila yan ng mabuti. Parang sa, bigyan ko ng isang sample classmate sa buffet. Tip ko, pag magbu-buffet kayo, kumain ka, buffet, huwag kang pipila agad dun sa una. Dun ka dumaan sa likod. Magsimula ka sa likod. Bakit? Kasi pagkakain ka sa buffet, ano yung una? Kanin, fried rice, pansit, bihon, puro carbs na pangpabigat. Now, ano ang mangyayari doon? Pagdating ng oras, konti na lang ang pwede mo malagay doon sa platong gusto mo. At yun talaga ang purpose ng dopamine na kailangan po natin maintindihan. May mga ibang triggering point din siya. Pwede kang kumain ng egg, kumain ka ng banana, and actually, even ako, dragon fruit, gustong-gusto ko pong kainin. Kumakain po talaga ako ng dragon fruit, lalo pag medyo bad mood ako or medyo mababa yung energy level ko na happiness, happy hormones ko, kumakain ako ng ganun. In short, may mga ginagawa akong iba't ibang bagay para ma-trigger ko ng mabuti, na ma-push ko ng maayos yung tinatawag na dopamine sa katawan ko. At number 3, meron po tayong tinatawag na serotonin. Etong serotonin naman to, nati-trigger to the moment nagkakaroon ka ng tinatawag na social recognition. The moment napapansin ka, the moment nagkakaroon ng appreciation sa'yo, the moment na you feel you belong sa isang group. That is also the reason bakit katulad sa school, di ba mapapansin mo yung tinatawag tayong graduation ceremony. Na ang graduation ceremony, kumpara mo na awardan ka na walang tao, kesa sa a-awardan ka ng maraming tao, di ba mas nakaka-excite kung a-awardan ka ng maraming tao. That is also serotonin. At ang serotonin na mga kailangan natin pagkain is pwede kang kumain ng matataas sa protein, ng mga food, para mas makatulong na mag-produce sa'yo ng mataas na maraming serotonin. Kaya dito naman po papasok na na-excite tayo pag sinasabing Pilipino tayo, Amerikano tayo, Africans tayo. Di ba may mga ganun na pakiramdam? Parang sa Pilipinas, palitin natin, Bicolano ako, Ilocano ako, Cebuano ako, Bisaya ako. Di ba may mga ganun sila? Na the moment you feel na you belong sa isang group, tinatamaan ka na naman ulit ng panibagong source ng happiness, yun yung serotonin, na it help you again na maging masaya ka. And doon na po tayo sa pinakalas. Okay? Itong pinakalas, this is oxytocin. Ang oxytocin naman, para mas maintindihan nyo, ang tawag po dito is para siyang, ang tawag niyan, love hormones. Bakit siya tinawag na love hormones? Kasi matitrigger yung happiness mo dito, lalabas yung oxytocin the moment naghahag ka, nakikipagduka or nakikipag-sex ka, isa pa yan. Yan ang pinaka mga triggering point ng tinatawag na oxytocin. Just a merely hug, cuddling, holding hands, makakatulong yan para to feel you good. Kasi katulad sa akin, ako gustong-gusto kong yakapin anak ko. At niyayakap ko ang anak ko lagi minimum of 10 seconds.
Kasi mas mamamaximize mo yung effect nung oxytocin mismo na yung hug nyo dapat mahigpit. Tapos at the same time kung kaya ang umabot ng 10 to 15 seconds. Yan po yung ginagawa ko sa bibi ko palagi. Talagang nilalamuta ko po yung anak ko. Kasi sabi ko habang bata pa ngayon ko lang to may i-enjoy. Pag medyo lumaki na to, hindi na to ganito. Kaya ganun pang isang ginagawa ko na kumukuha din ako sa kanya ng ganon. Kaya sabi nga diba minsan, inahag mo ang bata. Actually, it's hindi naman dahil kailangan ng bata ng hug eh. Minsan ikaw mismo nangangailangan ng hug na yon. Okay, kaya at least na-explain ko po sa inyo, classmate, yung apat na klase na magpapasaya sa atin. And ang bakit ko to in-explain sa inyo? Kasi gusto ko pong maintindihan ninyo that we have the power to control our destiny. If we can control our emotion, automatic kaya po natin kontrolin ang tinatawag na destiny natin. Kaya para sa akin, at least ma-realize po ninyo na lahat ng nangyayari sa atin, we have the control. Actually, ang pinaka may control is our mind. Kaya niyang control ang brain natin. Ang mind is connected siya sa source. Hindi ko po alam kung ano man po ang religion niyo, pero i-connect ko na lang po ang mind. Connected siya sa source na ang mind, siya ang may control sa brain, na ang brain, siya ang may control sa katawan natin, at ang katawan natin, siya ang magkakaroon ng control sa destiny natin. Kaya, therefore, hindi pwedeng magiging gusto mong umasenso ka or gumanda buhay mo na hindi mo nga madisiplina sarili mo sa mga maliliit na bagay. Hindi mo nga madisiplina. Kasi if you are always eating food, katulad ng sinabi ko kanina, puro ang sinasabi ko mga pagkain, mga healthy to. Pag napakahilig nyo po sa mga processed food, hot dogs, junk foods, ang self-esteem nyo bababa ng bababa. And it is designed that way. Dinesign siyang ganun. Bakit? Ang isang taong mababa ang self-esteem, maghahanap po siya ng ibang way para tumaas ang self-esteem niya. At kadalasan, dito pumapasok ang materialistic. Kaya may mga ibang tao ang hilig bumili ng mga gamit kasi nanghihiram sila doon ng self-confidence. Na the moment na nakakabili sila ng ganun, they feel happy. But the problem with that, after a few hours or a few days, mawawala yung excitement mo, mawawala yung happiness mo. Kaya anong gagawin mo? Bibili ka na naman. In short, nagiging jackpot mo nito yung mga businesses kasi pinag-aralan nila mismo ano yung psychology ng tao, alam nila pa paano i-trigger point yung tao, at alam nila kung paano pagasusin ng pagasusin yung isang tao na hindi sila aware sa ginagawa nila. Kaya para sa akin, classmates, sana itong video ko, isa to sa magbukas para sa inyo na to do your own research. Kayo naman po ang mag-research ng lahat ng mga sinasabi ko. Again, sabi ko nga sa previous vlogs ko, you don't need to believe in everything na sinasabi ko. You have your own mind. Lahat naman ng information ngayon is accessible na sa internet. Do your own research. Pag-aralan mo mabuti, kung tingin mo maganda yung mga sinabi ko, then gawin mo. Kung tingin mo makakatulong sa buhay mo, gawin mo. Kasi isa lang po masyashare ko, classmate. Narating ko tong narating ko kasi lahat po ng mga dinidiscuss ko po dito sa YouTube channel ko, ito po talaga ang naging principles ko, ito po talaga ang ginagawa ko, bakit narating ko kung nasaan man ako ngayon. Kaya I'm very, very excited sa mangyayari po sa inyo. Classmate, last year pa lang po ako tumodo talaga ng sobra sa pag-YouTube, and in a span of almost a year, ang laki na rin ang naging changes sa atin, ang laki na ng naging improvement, and nakaka-excite po kasi I'm sure 3 to 5 years from now, ang daming mga classmate natin na laging nanonood ng mga videos natin na talagang magbabago ang buhay nila 180 degrees. From walang pera, dadami pera, from baon sa utang, mababayaran lahat ng utang nila, from nangungupahan, magkakaroon ng sariling bahay, from nagko-commute, magkakaroon ng sariling kotse. It's a done deal. Kasi bakit ako napaka-confident ko sa sinasabi ko? Kasi nga, nagawa ko. Naituro ko. Maraming sumunod sa mga tinuruan ko na ang yayaman na nila right now, kumikita ng 500,000, ng 1 million pesos per month, nagpapatayo ng sariling bahay ngayon nila, maraming mga sasakyan, lifestyle itself. Kaya I'm very confident kasi parang ganito eh. Di ba may tinatawag tayong recipe? O, yung recipe, example, magluluto ka ng tinola, sundin mo lang naman yung recipe kahit hindi ka naman ganun kagaling magluto or hindi ka nga marunong. In the end, ang kalalabasan, kahit papano, meron ka pa rin maluluto. Kaya ganun din ako. I have a recipe to success and proven and tested ko na to kasi ito yung sinunod ko, ito yung mga sinusunod ng lahat ng mga taong pinaka-successful sa chosen field nila, at ang pinaka siguro magsasabi ko magtutuldok ng mga tinuturo ko na marami akong naturuan na nagbago din ang buhay nila. Kaya ito yung magiging third generation ko, kayo na po yung classmate. Hindi ko man kayo personally kilala,
Pero lahat ng alam ko, tinuturo ko, kaya I'm very excited for what will happen sa inyo. Kaya huwag po kayong mahiya na mag-comment sa lahat po ng natutunan nyo. At syempre, i-share nyo na rin po ito sa mga kaibigan nyo para mas dumami po tayong mga positive na tao, mas marami tayong mga tao na hindi umaasa sa government, at mas marami tayong tao na baguhin na natin ang normal norm ng mga Pilipino na pag sinabing Pilipino, magaling na manggagawa, maging magagaling na empleyado. Pwede bang baguhin na natin? Sana magsimula sa generation natin. Pag sinabing Pilipino, hindi lang magaling na manggagawa, kundi maging magaling na entrepreneur, maging magaling na negosyante, at maging magaling din sa iba pang field sa larangan ng money. Hindi lang puro na lang yung mga ibang lahi. Kaya dito na muna ako magtatapos. And paano yan?